Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Huwag mo itong gagawin sa salamin, baka malasin ka. Isa sa pinakamagaling na bagay sa feng shui ay ang salamin. Ang makapangyarihang bagay na ito ay nakapagpapalakas sa enerhiya ng chi sa buong kabahayan upang magdala ng kasaganaan at ng swerte. Maaring gumamit ng anumang klase ng salamin upang magawa ito. Makapaglalagay ng salamin sa dulo ng madilim na hallway upang makatulong na mag-reflect ang ilaw, ang positibong enerhiya ng chi sa lugar. Siguraduhin hindi nire-reflect ng salamin ang harap ng pinto o ng kitchen. Ang salamin na inailagay ng tama sa dining room ay kaya magdoble ng kasaganaan ng iyong pamilya. Sa feng shui, ang pagkain sa lamesa ay nakikita ng 2 beses sa aktual na dami nito na sumisimbolo sa kasaganaan ng iyong tahanan na mayroong sapaat upang mapakain ang pamilya. Ang pinakamagandang paraan upang magawa ito ay sa pagkakaroon ng salamin na nagre-reflect ng table. Siguraduhin inilagay ang salamin kung saan hindi nito nire-reflect ang harap na pinto o ng kitchen. Maging maingat din na ang salamin ay hindi pinuputol ang mga ulo ng kumakain. Kung ang panlabas ng iyong tahanan ay maswerte na walang poison arrows, maaring maglagay ng salamin upang mag-reflect ang bintana. Halimbawa ay ang luntiang garden na ito ay maaring mag-reflect patungo sa salas upang magdagdag ng enerhiya ng iyang. Ang salamin na nagre-reflect ng water fountain, stream o river ay nagdodoble sa swerte ng kasaganaan. Ang full length na salamin ay maaring ikabit sa loob ng bathroom door upang makontain ang negative chi. Ang salamin ay hindi dapat nire-reflect ang toilet o kaya naman ay putuli ng ulo ng sinumang nakatingin dito. Ang ilang practitioners ay inirekomenda ang paglalagay ng full-length mirror sa labas ng bathroom door kaysa sa loob. Ang layunin ay upang tila itago ang bathroom sa pagre-reflect ng kapaligiran nito. Kung pipiliin ang method na ito, siguraduhin ang salamin ay hindi nire-reflect ang bed, kitchen, front door o poison arrows tulad ng columns o ng corners. Ang salamin ay laging dapat na nire-reflect ang positibong aspeto upang madoble ang kasaganaan at magandang swerte. Kung tumatanggap ng mga kliyente sa iyong opisina sa tahanan, maglagay ng salamin sa haligi sa tabi ng pinto na patungo sa iyong opisina upang ma-reflect nito ang kliyente habang sila ay papasok. Ito ang magdodoble sa iyong kliyente. Kung hindi mailalagay ang iyong lamesa sa command position o ang posisyon na nakaharap sa pinto, maglagay ng maliit na salamin upang ma-reflect nito ang pinto kapag nakaupo ka sa iyong lamesa. Ito ang humahadlang sa mga panloloko at hindi inaasahang sorpresa sa negosyo. Huwag maglalagay ng salamin na nire-reflect ang sarili o ang lamesa. Ito ay magsisilbi upang doblehin ang iyong trabaho. Huwag kailanman maglalagay ng salamin sa opposite sa iyong pinto ng opisina. Ito ang magpapatalbog ng lahat ng magagandang enerhiyang palabas ng iyong opisina bago pa ito makapasok. Iwasang i-reflect ang mga babayaran dahil magdodoble ito ng iyong mga utang. Ang paggamit ng salamin sa kitchen ay isang controversial na usapin sa mga feng shui practitioners. Isang grupo ang naniniwala na magagawang doblehin ang kasaganaan ng yaman sa pagre-reflect ng range burners o ng kalan. Ang kasalungat na opinyon ay dahil ang kitchen ay sumisimbolo sa fire. Hindi mo na naising doblehin ito sa pamamagitan ng salamin. Ang grupong ito ay naniniwala na dapat iwasan ang paglalagay ng iba pang salamin sa iyong kitchen, lalo na iyong nagre-reflect ng oven o ng kalan. Ang dalawang grupo ay parehong naniniwala na kung ang lugar ng stove o ng kalan ay dahilan upang magluto na nakatalikod sa pinto, ay kailangan ng remedy o ng cure. Nangangailangan nito ng paglalagay ng maliit na salamin sa likod ng kalan upang makita ang sinumang papalapit sa iyo.
dalawa ang lugar na maaring isabit ang salamin sa iyong kwarto o bedroom. Kung hindi nakikita ang pinto mula sa kama kapag nakahiga, maglagay ng salamin sa dingding upang ma-reflect ang pinto, subalit hindi ang kama. Ito ang magbibigay sa iyo ng line of sight upang makita ang sinumang papasok sa iyong kwarto. Maaari ding maglagay ng full-length mirror sa loob ng iyong closet door upang magamit kapag ikaw ay nagbibihis. Siguraduhin lamang na isara ang pinto nito pagkatapos gamitin. Ito ang dalawang pagkakataon na tanging inirerekomenda sa paggamit ng salamin sa kwarto. Huwag maglalagay ng salamin na nagre-reflect ang kama. Sa feng shui, ito ay kinukonsidera na imbitasyon sa third party na samahan ka sa iyong kama at sumusuporta rin sa infidelity o pagtataksil. Bukod sa feng shui tips na ito, alam nyo ba na maging ang salamin o ang mga nakikitang refleksyon sa salamin ay mayroong kaakibat na mga pamahiin o paniniwala ang mga tao? Narito ang ilan dito. Kapag nabasag mo ang iyong salamin, ay makararanas ka ng 7 taon ng kahirapan. Iwasan ang lahat ng kamalasan na may kaugnayan sa pagkabasag ng salamin sa pagtatapon ng lahat ng piraso nito sa dumadaloy na tubig. Kung nakabasag ng salamin, ang bilang ng piraso ng salamin ay indikasyon ng taon ng kamalasan na mararanasan mo. Nagdadala ng malas para sa 2 tao na sabay na tumitingin sa salamin. Kung may 2 tao na tumingin sa salamin ng sabay, isa sa kanila ang mamamatay. Magdudulot rin ng kamalasan kapag tumingin sa salamin habang isinusuot ang iyong nightgown o pantulog. Kapag lumingon sa salamin pagsapit ng dilim, makikita mo ang demonyo. Kung makikita na 2 ang iyong imahe sa salamin, kasunod nito ang sariling kamatayan. Kapag nakita ang anino habang nakatingin sa salamin, ay senyalis rin ng kamatayan. Nagdadala rin ng kamalasan kapag tumingin sa salamin habang ikaw ay mayroong sakit. Habang nakahiga sa iyong kama at nakita ang sarili sa salamin, umasa ng kamalasan o ng kamatayan. Kapag nakakita ka naman ng mukha ng isang namatay sa salamin, ikaw na ang susunod na mamamatay. Ilan lamang po yan sa mga pamahiin o paniniwala na maaari niyong sundin at maaari namang hindi. Kayo pa rin ang masusunod kung ito ay inyong paniniwalaan. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat.